reform centric manner instead of the violent way na sinulong namin noong kami membro pa ng NPA at saka ng CPP. So yun po, sa nakalipas po na mga araw, even last week, napakainit po ng issue. Nagsimula po ito nung abrogation ng UPD-ND Accord. Pagkatapos, narinig na po natin yung side ng armed forces, ng government, ng DND, as well as the side ng University of the Philippines, also from the side of left-leaning no organizations about different issues, yung sa accord, and also yung mainit na usapin dun sa recruitment, no, ng CPP, NPA, NDF sa loob ng mga universities and colleges. We also actually heard the statements and message from the administrators, no, o mga admin mismo ng mga universities, even a collective or a joint statement from different PUCs or yung mga private schools about the statement na may mga recruitment nga, no, ng mga CPP and PNDF sa loob ng mga school. So, siguro what has been lacking in the past few days is yung mensahe mismo from those students themselves na nagmula sa mga universidad at kolehiyo na naging involved, no, sa aktivismo at kalaunan ay naging mga kasapi ng CPP, NPA, NDF mismo. So, kami po ngayon yung magbibigay ng mensahe. Ako po yung magkikwento. Maiksi lang po kasi baka maabutan tayo ng katapusan ng buwan. So, muli po ako po si Joy James Sagino. Ako po ay nagmula sa Zamboanga. So, luckily po nung 2006, ako po ay nakapasa sa UP College Admission Test, o UPCAT. Ang aking student number po ay 2007-61410. Ako po ay nakapasok sa University of the Philippines Visayas College of Management noong 2007. So, yun po, pagkapasok ko po noong June 2007, ako po ay tumira sa Balay Ilonggo. That's a UP-owned dormitory, UP-run dormitory sa loob mismo ng College of Management sa loob sa Iloilo City. So, when I was there, 2007 kasi, parati ko naman kinikwento nung nakaraang mga interviews, na yung batch po namin, batch 2007, kami po yung unang naging natamaan, no, ng pagtaas ng tuition sa UP noong 2007 from 200 pesos per unit sa UP Visayas, naging 600. Whereas sa Diliman naman, Los Baños, and Manila, from 300, naging 1,000 pesos per unit. So, yun yung naging paraan para ako ay malahok, no, sa isang advocacy sa loob ng school to join the call, no, na tutulan yung pagtaas na matrikula. So I became a member of the League of Filipino Students on June 2007, became active sa loob ng organization together with other LFS and progressive organizations based in UP Visayas, Iloilo City, and UP Visayas, Miyagao campus, also in Iloilo. So, naging active po ako, hindi na lang sa loob ng school. We were brought to different communities of peasants, of workers, transport groups, women, urban poor. So, that's already one way of radicalizing the students, exposing them to different social issues, and teaching them na these social issues are caused by the government, that the government is protecting the status quo, that the government is causing the poverty of the people, and that the armed forces, sinasabi din sa organization na yung armed forces ay hukbo lang po ng gobyerno, hindi po hukbo ng mamamayan. So doon na nga pumapasok yung usapin na there is an alternative organization, no, sa loob ng university na nag-a-advocate for something different, na hindi lang sa lansangan, na hindi lang hanggang rally. There is an organization na clandestine, underground, secret, hidden. No one knows. Hindi, kahit nga kapwa membro mo, pag hindi mo pa alam na membro siya, hindi mo alam na membro siya. So, ang nakakaalam lang na membro ka ng underground organization hangga't hindi ka nakaka-attend ng meeting ng inyong organization underground, yung nag-recruit lang sa'yo. So, yun. Ako po ay na-recruit September 2007 sa Kabataang Makabayan.
when I was still inside the University of the Philippines Visayas. Ang nag-recruit sa akin sa KM o Kabataang Makabayan is the same person who recruited me to the League of Filipino Students. So when I was a member of Kabataang Makabayan, ako na po yung naging designate na maging spokesperson ng LFS as one of my tasks being a member of KM, inatasan ako maging tagapagsalita ng LFS UP Visayas Iloilo City Campus. That was in September 2007 until 2008. So after that, huling bahagi ng 2008 hanggang first quarter of 2009, dahil tuloy-tuloy nga po yung pagkilos ko, I was encouraged to run, no? As an officer of the Student Council of the UP Visayas College of Management Student Council. And luckily, academic year 2008-2009, ako po yung naging batch representative ng batch 2007 sa council namin sa UP. And that time, I was able to attend different activities of council, including choosing student regents. And ang tawag sa UP dyan is General Assembly of Student Council or GASC. No? So GASC of 2009 was held in UPV Miyagaw. That was the time na Charisse Bernadine Banias was chosen as the student regent. No? Siya nag-replace kay Sean Abdul Wahid, no? Na outgoing student regent that time. Sorry, medyo ano lang, okay lang ba? Medyo distancing naman tayo. So yun, nung selection ng student regent, doon ko nasaksihan na everything is orchestrated. Kasi hindi lang sa UP Visayas may underground organization, including other campuses sa UPV, pag nagtatagbo-tagbo lahat ng mga student council leaders ng buong UP system, doon makita yung mga hardcore aktivista na member din ng underground organization na before the caucus or before selecting who will win the among the nominees of the UP system for student region, pinag-uusapan na ng mga membro ng KM, no, sa buong UP system, sino ang pipiliing student regent. And that time, 2009, it was Charisse Bernadine Banias, former USC chairperson ng UP Los Baños, ang naging student regent, no, ng UP system. Pagkatapos noon, she attended the very first Board of Regents meeting na nangyari sa loob ng UP Visayas Iloilo City, no, sa building ng graduate school. Baguhin mo. Sorry. So, she was able to attend but wasn't able to ano, tawag nito, she wasn't recognized that time as student regent kasi of some issues about the new tawag dito, yung CRS, yung parang charter how to choose student regent. At saka kakapasa lang din ng ano ng bagong UP charter ng 2009. So after noon, na-invite na rin ako na maging member din ng Communist Party of the Philippines sa loob ng University of the Philippines in March 2009. So yun po. So sa loob din po ako ng UP, no, naging miyembro ng Communist Party of the Philippines. At that time, after ako maging miyembro ng CPP, ako po ay naging bahagi ng isang sangay ng partido sa lokalidad o yung SPL o yung tawag ng iba ay party branch. Ang party branch po, for everyone's information, that's the basic unit of the CPP na tinatayo sa any territorial area na nare-recognize ng Communist Party of the Philippines. For example, sa hari ng kabataan, sa bawat school, no, kung maliliit na school, may isang party branch dyan. Sa Diliman naman, I have talked before with some of my Diliman comrades. In Diliman, kasi napakalaking university niya, per college or per building, may isang party branch. At ang buong UP Diliman is being led by a section committee. So yung section committee po, that's a higher organization of the Communist Party of the Philippines, consists of different party branches on the ground as its lower tier of organization. So yun po. So I was invited na maging CPP member after that. Noong April to June 2009, ako po ay na-invite na mag-exposure sa isang NPA unit in the southern front of Panay region. So that covers the areas of Igbaras, Tigbawan, Miyagaw, San Joaquin, Gimbal.
So those are the areas na naikutan namin nung ako'y nasa loob ng NPA kasi I was invited to have my exposure. Lahat kasi ng member ng KM, especially kung member ka na ng CPP, you are very highly encouraged na magkaroon ng exposure o yung iba tawag dyan ay revolutionary integration. O jargon pa sa loob ng Kilusan, it's RI, revolutionary integration. So after 3 months pagbaba ko, di masyado nang agitated, galit na sa gobyerno. So, tumigil ako sa pag-aral at nag-full-time na organizer sa isang sa Youth and Students Bureau sa Iloilo. So, pagbaba ko 2009, ako na po yung naging part ng regional party group. Isang grupo ng CPP sa buong isla ng Panay na tututok sa grupong anak bayan. So, we have a collective, we have a team, no, of consists of different party members na siyang tututok sa anak bayan. So we were 3. So ang task namin sa CPP is to regionalize anak bayan. Kasi that time wala pang regional organization anak bayan sa buong isla ng Panay. So that was our task in 2009 hanggang 2010. In 2010, October, unluckily nakulong po ako during a protest action inside the City Council Hall of Iloilo. So I was charged of violating some provisions of the, I forgot, destructions to proceedings. Parang ganon. Hindi ko nakalimutan ko yung number kasi sumigaw ako sa loob sa, during the meeting of the city councilors of Iloilo. So I was detained for 6 to 7 hours. I was the headline of different local media outlets in Iloilo for about a week. So medyo naging anxious, no, sa security, medyo may some trauma siguro. So I asked my collectives in Iloilo na magpahinga muna, mag-relax muna ako, mag-lilo. Umuwi ako sa Zamboanga, kung saan yung probinsya ko. And yun na, nalaman ng parents ko na nakulong ako. Sabi nila na huwag ka na bumalik ng UP. Kasi your circle of friends ng UP are not good influence, parang ganun. So, sa part ko naman, syempre, medyo nakukonsensya rin kasi that time ako yung inasahan ng family ko. So, nag-stop ako, bumalik ako ng Iloilo, nag-apply ako for honorable dismissal or HD to get all my records and waiving my rights, no, to go back to the University of the Philippines. At bumalik ako ng Zamboanga, nag-enroll ako sa Western Mindanao State University or WIMSU. So, when my comrades in Iloilo knew na maglilipad ako ng WIMSU, they immediately endorsed me to the CPP organization in Zamboanga City. So, yun po. Naging part po ako, expanded member ng Zamboanga City Territorial Party Committee. That's an expansion area of the Southern Mindanao Region or SMRC ng Davao. So, after nun, dahil naglaylo na rin yung iba mga collective namin sa mga nag-NPA na din. So, what happened is, I became the Deputy Secretary of the Youth and Student Committee in Zamboanga. Eventually, became the regional spokesperson of Anak Bayan in Zamboanga. I was able to attend the 6th National Congress of Anak Bayan held in PUP in 2011. So, I was elected as the National Vice Chairperson for Anak Bayan. For Mindanao. So that time, our chairperson was Venser Crisostomo. Our national vice chairperson was Anton Dulce. Our SecGen was Charis Banyes. So that's the same Charis Banyes na naging student regent sa UP. Kasi tumigil na rin siya sa pag-aral at nag-full-time organizer ng Anak Bayan. So after nun, a few months after, we were invited to attend a lecture, like a 3 weeks lecture sa loob ng NPA sa Davao. I became very agitated, no, masyadong indoctrinated, sobrang galit na sa gobyerno that time. So hindi na ako bumaba, nagpaiwan ako sa loob ng NPA unit at nag-full-time December 2011. So yun. That was my life before I became an NPA. I left the NPA, fast forward na lang, kasi hindi naman siya part talaga ng topic natin today. I left the NPA in September 2017. I ran for a sanctuary sa loob din ng isang legal organization in Cotabato City, October 2017 to March 2018. So, outside the NPA, naging bahagi pa rin ako ng White Area Organization ng CPP. I was able to join the Kampuhan of the Lumads in Ipe Diliman in November 2018.
Naka-join din po ako ng kampuhan ng mga dumadin sa tapat ng central office ng DepEd in Pasig. And January, same with what I shared during the Senate hearing, nagkasama kami ni Sarah Ilago sa Cotabato kasi being leaders of the CPPNP in Cotabato City, kami yung kino-ordinate ng team nila sa Ilago para pumasok siya sa Cotabato at magtayo ng chapter ng Kabataan Party List Cotabato City. And eventually in March, because of some threats, both from my former comrades and the Philippine Army and the Armed Forces, I left Cotabato and nagtago-tago sa Cebu until I came out again in March 2020 last year para magbalik loob. And here I am right now. So, as a summary siguro ng buhay ko, one thing I want to make things clear, number one, is I'm not a fake UP student. So, again, ako po'y isadyante talaga ng UP Visayas. Maraming nakakilala sa akin sa UP Visayas. Kasi sa batch 2007, ako lang po'y mag-isang naging LFS member. No, pag when we say aktivista sa UPCM, way back in 2007-2010, si James. Si James ang kanilang unang maaalala. Kasi my trademark costume was a red shawl. No? That's my trademark. Pag may nakita silang red shawl, ang maaalala ng mga teachers, ng admin sa CM, our dean, our college secretary, si James, or si JJ. That was my nickname when I was still in UP. Siguro, I would like to take this opportunity as well to extend a message to UP President Danilo Concepcion. I understand, Sir Nano, na you might not be well informed about what is really happening on the ground. But one thing is for sure, Mr. Concepcion, there is recruitment, there is radicalization, no, there is CPP, NPA, NDF inside all campuses of the University of the Philippines. May it be UP Baguio, UP Manila, UP Diliman, UP Los Baños, UP Visayas, UP Cebu, UP Mindanao. There are organizations of the CPP. And later, during the wrap-up, we have a presentation na hinanda. I'll present some of the people I personally know na kasama ko sa organization in different schools in UP and in WIMSU, no, na will make a statement na may recruitment talaga, not just in UP, all universities are vulnerable for recruitment, radicalization, exploitation ng Communist Party of the Philippines. And mga kasama ko dito, they will also share their own stories about where they came from, no? And we will really realize na all of our stories have almost the same tune. We all came from schools where we saan kami na recruit sa loob ng schools. Saan kami naging CPP? Sa loob ng school. So, it's basically a myth. No? Isang malaking kasinungalingan na walang recruitment, na walang CPP sa loob ng schools. Kasi we are a living proof. No? Kami mga ebidensya na CPP, NPA, NDF exists inside the University of the Philippines, the PUP, amongst all other universities in the Philippines. I think that will be all para makapag-share din yung mga kasama namin. I'll give the mic to Ms. Corpin. Thank you po. Hello. Di magandang hapon sa ating lahat. Di ako nga si Ivelyn Corpin. Siguro nagtataka kayo bakit ang usapin naman ay UP pero may mga taga-PUP. Isa lang, una, sabi nga kanina ni Kaamihan, ang recruitment hindi lang nananatili sa UP. Sa lahat ng state universities and colleges, may recruitment na nangyayari sa buong bansa. Hindi lang sa mga state universities and colleges, pati sa mga private higher education institutions ng mga eskwelahan ay may nagaganap na recruitment. Ngayon, gusto ko lang ibahagi paano yung pamamaraan ng recruitment sa loob ng paaralan. At anong kaugnayan nito doon nga sa infiltration ng CPP, NPA, NDF, hindi lang sa mismong PUP maging sa UP. Ako ay nag-aral sa PUP noong 2010. My student number was 2010-08895-MN-0. Yun yung, nung pumasok ako sa PUP, wala akong alam sa aktivismo, wala akong alam sa usapin ng CPP, NPA, NDF.
Hindi ako mulat doon sa pinaglalaban nila o sa revolusyon na nangyayari. Ang alam ko lang noon ay mag-aaral ako sa isang state university kung saan, syempre, tinitingala ng mamamayan kasi mga scholar ng bayan ang nag-aaral dyan. Kaya nung pumasok ako doon, nung nakapasa ako sa PUPSET ng entrance exam ng PUP, grinab ko na yung opportunity na yun para makapag-aral doon. Nung nag-aral ako doon, 2010, unang araw pa lang ng klase namin, may mga aktivista na pumapasok sa mga classroom at nagro-room to room. Ano ang tinatalakay ng mga aktivista pag pumapasok sa mga classroom? Gaya nga ng lagi kong sinasabi sa mga interview, una, nagtatalakay yan ng tungkol sa ano yung advocacy ng kanilang organization, ano yung layunin, bakit sila nandoon. Tapos, nung pumasok ako ng PUP, kasagsagan yon ng sunugan ng mga upuan, computer, electric fan, doon sa tinatawag naming papay. Kaya yung mga estudyante, hindi naman lahat yun aktivista, yung mga nakatingin doon sa corridor, na nakatanaw doon sa sinusunog. Siyempre, out of curiosity, tumitingin sila doon sa nangyayari. But not all of them are activists. Kaya sa PUP, maraming hindi aktivista, maraming hindi naman CPP NPA members, even sa administrator sa faculty, meron lang mga influence. Pero merong kukonti na maiingay. Yun yung mga left-leaning talaga ng mga organizations like Anak Bayan, LFS. Kaya nung time na yun, pumili ako ng organization na papasukan ko at sasalihan ko. Dahil siyempre bilang kabataan, naghahanap ako ng grupong kapapalooban ko. Pumili ako ng organization na alam kong hindi ganito yung nakikita ko sa mga daan na nagrarally-rally, ganyan. Yung Lakbay Cagayan Valley, itong katangian ng organization na to, yung Lakbay CV, kung sa UP Diliman at sa PUP ay meron kaming tinatawag na mga territorial party committees. Like sa PUP, meron yung section committee. Yan. Hindi kami nakapaloob doon. Sa CPP organ na yon, nakapaloob kami direkta sa region. Kami yung tinatawag na mga regional youth sector sa loob ng mga paaralan. Ngayon, sa pagiging regional youth namin, may mga namumuno at humahawak sa amin. Ang pinagkaiba lang, ang humahawak sa amin ay hindi from PUP. Ang humahawak sa amin ay mga professors ng UP Diliman at UP Manila. Kaya, nung na-organize ako, 2010 na-organize ako sa legal organization, ginawa akong Secretary General ng Lakas ng Kabataan para sa Bayan Cagayan Valley o Lakbay CV bilang support group sa loob ng PUP ng mga estudyante mula sa rehiyon at direkta rin na sumusuporta sa Regional Party Committee sa Cagayan Valley. Kaya doon, inorganize ako nung sinabi ko nga sa Senate hearing ni Deo Montes Claros, isang PUP student din. Mas nauna siya sa amin ng isang taon kasi second year college siya, first year college kami. Doon, na-organize ako noon 2010. After noon, a year, July 27, 2011, ni-recruit ako, hindi na ni Deo Montes Claros ng sa Kabataang Makabayan o dun sa Underground Mass Organization. Ang nag-recruit na sa akin ay sina Michael Cedric Casano, yung kasama ko na, yung kaklase ko na, na taga-PUP rin. At doon, after that day ng recruitment, walang sumpa eh, walang panunumpa na naganap doon sa pagre-recruit sa Kabataang Makabayan. Napansin ko kasing parang nagmamadali sila nung time na yon. Kasi nagtatanong ako, saan ba kayo pupunta? Bakit nagmamadali kayo? May ginagawa pa tayo, ganyan. Yun pala, makikipag-meeting sila sa doon sa mga PUP professors na humahawak sa kanila. Kaya ang ginawa nila, pumunta kami sa classroom, in-open up nila sa akin yung KM.
na alam mo ba na merong recruitment, ay merong organization ng mga kabataan na nagpapakasapi ng mga revolusyonaryong kabataan na sumusuporta sa armadong pakikibaka. Ito nga yung kabataang makabayan. Nung in-open up nila sa akin yun, na iimbitahan nila ako at ipapakasapi na ako sa kabataang makabayan na ito daw yung nagtutuloy ng digmaang revolusyon na inilunsad ni Andres Bonifacio, doon, doon ko lang na-realize na itong legal front organization na to, Lakbay CV, ay nagre-recruit ng kabataang makabayan o yung mga sumusuporta sa armadong pakikibaka. Unti-unti, dinadahan-dahan nila sabihin sa akin na ito ay sumusuporta sa NPA. Yan, na balang araw, darating yung panahon din na makakakita tayo ng mga talagang naglulunsad ng armadong pakikibaka para labanan niya at durugin yung gobyerno. Ganyan. Kaya pagtapos na nirecruit ako nung araw na yun, sabi nila may pupuntahan kami. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngayon, syempre, dahil familiar sa akin yung daanan from PUP, kasi ako taga Caloocan ako eh. From PUP, dumaan kami ng sa East Avenue papuntang Diliman, UP Diliman. Doon, pumunta kami sa FC, sa faculty. Tapos, may pinasok kami ng isang kwarto doon sa FC, sa may bandang, hindi ko na maalala kung second floor or third floor yun. Yun yung opisina ni naman Joan Manzano, na professor sa UP Diliman. Yan. Nung pumasok kami doon, galit na galit si Ma'am Joan, bakit late kayo? Ano nangyari? Hindi kayo nagtitext? Ba't nagpatay kayo ng cellphone? Kasi pag nire-recruit ka po sa KM, automatic yon tanggal battery, tanggal SIM card ng cellphone kasi daw matitrace, baka malaman nila, o marinig, o may tracking device yung cellphone, kaya tanggal yon, kaya hindi nakapag-text. Kaya nung pagdating namin doon, galit na galit siya, tapos ang sinabi na lang ng mga kasamahan ko, sina Michael Cedric, tsaka sina Ann, tsaka sina Nikki, ma'am, may bago kaming recruit. Yun na KM na nga ako. Tapos sige, okay lang naman pala, sabi ni na Sir Alan Messina. Nandun kasi rin si Sir Alan Messina. Okay lang naman pala, may bago silang na-recruit. Kaya doon ako naliwanagan na ay ganito pala talaga. Ganito pala, bakit nawawala sila panapanahon? Bakit naglilihim sila? Kasi nung inoorient nila sa akin doon sa UP mismo, hindi na Ma'am Joanne, nung inoorient nila sa akin na ganito yung organization, doon na sinabi na lihim na organization to, dapat walang makaalam. Kung sino lang yung nakikita mong kasapi ngayon, yung palang makikilala mo later on, makikilala mo na lang din o mamimit mo na lang pag may mga meetings, may mga lightning rally, ganyan, may mga underground na mga pagpupulong consultation, ganun yung nangyari. Kaya panapanahon, nag-aaral kami dun sa UP Diliman. Actually, parang ang itsura nga lang namin, tatambay kami sa Sangking Garden. Upo kami dun, tatalakayan na kami dun, magbibilong lang kami dun. Parang nag-aano lang kami, nag-group study. Ganun lang ang itsura. Tapos yung mga, parang mga waiting shed. Doon lang kami, tambay-tambay lang. Tapos nag-discuss na kami ng Communist Manifesto. Ganyan. Tapos, April 2012, doon ako in-invite bilang maging KK. Ang nag-recruit sa akin, sina Ma'am Joanne din at sina Alan Messina. Yung KK, yung kandidatong kasapi ng CPP. Yun na. Sila na yung nagpasumpa sa akin noon. Ang ginawa namin, kasi nauna yung isang kasama ko, si Anne, dun sa lugar. Tapos, di parang hinihintay namin sina ma'am, ganyan. Kasi nung time na yun, kung maalala ko, graduation nun sa UP. Kaya nakabarong pa si Sir Alan Messina na pumunta doon sa opisina ni Ma'am Joanne. Kaya nung pumunta kami doon, di pag after na nun, sabi nga nila parang na technical pa sila kasi ni-recruit nila ako nang wala pa akong 1 year sa KM. Kasi dapat, kung petty burgess ka o galing ka sa kabataang estudyante, i-recruit ka from KM mula nung na-recruit ka doon, 1 year after nun, i-recruit ka na
kandidatong kasapi ng partido. Kaya nung time na yon, July ako na-recruit sa KM, April nila ako na-recruit bilang kandidatong kasapi. Kaya sabi nila, ala baka ma-technical tayo. Hindi, okay lang yan kasi 18 years old naman na siya. Ganun yung sinasabi nila. Kaya doon, after nila akong pasumpain, naglatag na sila ng parang flag na maliit ng CPP. Ganyan. Tapos may orientation na nakataas kama o kami na nanunumpa doon sa flag. Tapos, mahinang-mahina lang na kinakanta namin yung international kasi baka nga marinig nung ibang mga katabing rooms nung sa faculty. Kaya mahinang-mahina lang yun. Tapos doon, after na nun, nag-introduce na sila, introduction na to Batayang Kurso ng Partido, yung BKP. Doon. After nun, di tuloy-tuloy yung ginagawa namin. May binibigay sa aming form si na Ma'am Joanne at si na Alan, Sir Alan, na nakalagay na doon IPO works. Yung ideological, political, and organizational works na eto, nandiyan nakalagay, ilan ang nabigyan ng gantong pag-aaral? Yung sa radicalization na, pang-ideolohiya. Ilan ang na-recruit sa legal organizations? Mula sa legal organizations, ilan ang nasala at na-recruit sa underground mass organization? Mula doon, ilan naman ang target na magiging kasapi ng CPP? Sa loob ng PUP yun na ginagawa namin, pero ang nagdadirect sa amin ay mga professors ng UP Diliman at UP Manila. After nun, na-discuss namin na magbubuo ng iba pang mga organizations sa loob naman ng University of the Philippines. Na ganun din yung magiging itsura niya, parang sister organization namin siya. Ganyan. Binuo ang UP Minggan, merong UP Civic, merong UP Kaisa. Ganun yung nangyari. Tapos, from time to time, nagkikita-kita kami nung mga kabataan na yon. At syempre, dahil mas nauna kami at alam na namin yung underground, unti-unti, sabi nila, mag-introduce tayo. I-introduce na natin sa kanila yung tungkol sa underground movement. Yan. Kaya nung 2012, naging kandidatong kasapi ako, paano ako nakarating ng Cagayan Valley? Kasi diba, sinasabi na yung organization namin, advocate ng Cagayan Valley, ganyan-ganyan. Yung mismong si Sir Alan Messina, yung isang secretary ngayon ng Regional White Area Committee ng Cagayan Valley,